Tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng mga biyahero sa NAIA bagamat bahagyang bumaba ang bilang ng mga ito simula noong Pasko. At nakauwi na galing Lebanon ang 9 na Pinoy na bahagi ng 20th batch ng mga OFW na inilikas dahil sa gera ng Israel at Hamas. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Dagsa pa rin ang mga pasahero sa NAIA kasabay na Yuletide season at nalalapit na bagong taon. May ilang pa abroad upang muli maghanap buhay, habang may mga umuwi naman sa bansa upang dito mag-celebrate ng New Year. Mahirap din kasi hindi ko rin mararanasan yung bagong taon dito. Pero kahit papano, nabigyan ko rin naman ng kaligayahan yung mga pamilya ko. At least nakita rin naman nila ako sa mahigit na 2 taon di magpagkakasama. Sa ngayon naman kasi medyo hindi na ganun kahipit yung situation. Kaya on time naman yung vacation. Siyempre, of course, para sa pamilya pati. Sa datos ng MIAA, bahagyang bumaba ang bilang ng mga pasahero sa kanilang mga terminal. Pinakamataas ang kanilang naitalang foot traffic na 145,112 noong December 23 bago magbisperas ng Pasko. Bahagyang kumonti kahapon na nasa mahigit 142,000 na foot traffic sa lahat ng terminal nito mula 1 to 4. Kung ikukumpara naman ang kanilang datos noon nakaraang taon, tumaas sa 14.26% ang foot traffic sa parehong panahon. Gayunman, inaasahan ang bugso ng mga pasaherong pauwi galing Christmas vacation hanggang matapos ang bagong taon. Samantala, masayang umuwi ngayong araw. Galing Lebanon ang 9 na OFW na voluntaryong umuwi sa bansa. Kwento ni na January at Jocelyn, minabuti na nilang umuwi dito sa Pilipinas upang dito magbagong taon kaysa manatili pa sa Lebanon at sumugal sa nakaamba pa rin panganib doon. Siyempre, happy. For 18 years, pretty happy. Yun lang. Kasi nakaiwas na kami, tapos nakauwi for good na. Pagulo na po doon kasi sa Lebanon, malapit na pong bombahin yung lugar na tinitirahan namin, kaya po kami napunta dito. Sobrang happy po kasi po sa 14 years namin sa Lebanon, hindi ko po nakasama ang aking mga magulang sa Christmas and New Year's. Ngayon lang po. Sinalubong ng Department. Patuloy po ang suporta ng ating pamahalaan base po sa direktiba ng ating Pangulo na itong mga kasama natin na umuuwi at naapektado po ng Israel at saka Hamas conflict na suportahan. Ang tulong po na ibinigay natin is nagbigay po tayo ng 50,000 cash na galing sa OWA, 50,000 din po galing sa Department of Migrant Workers, 20,000 sa DSWD, at saka yung TESDA ay nagbigay ng welcome kit at saka voucher para sa pag-aaral nila. Sa kasalukuyan, nasa 146 ang OFW voluntary returnees ang nakauwi na ng bansa. Maliban sa financial assistance, nagpaabot din ang DMW ng libreng plane ticket o pamasahe sa mga OFW na uuwi sa malalayong probinsya gaya sa Mindanao, habang may libreng accommodation din para sa ilang pansamantalang mananatili sa Metro Manila. Joshua Garcia, para sa Bayan.